Hello guys! Kumusta kayo? Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video ay meron lang po akong gustong i-share sa inyo na pwede po kayo ditong mag-cash out ng earnings nyo galing sa Popo Live application, sa Soya, sa Taka, sa Baat, and sa iba pang mga live streaming application or mga earning application. Pero syempre, bago tayo mag-start sa video, make sure muna na nakasubscribe ka at naka-hit all the bell button ka para ma-notify ka every time na may bago akong video na i-upload. Ayan, ano nga ba ang i-share ko sa inyo na platform? Ito ay walang iba guys kundi si ePay Wallet. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede po tayong mag-cash out sa ating PopoLive account or sa ating PopoLive earnings, especially doon sa mga Pupo users dito sa ePay Wallet. Pero syempre, bago tayo makapag-cash out, kailangan natin na meron na po tayong account dito or mag-download po muna tayo ng application na ito. Ang ePay app ay available sa iOS and sa Android. Para doon sa mga gustong mag-download ng ePay and wala pang ePay account, pwede kayong mag-download gamit po yung aking link na nasa description or sa may pinned comment section. Okay, pwede din po itong gamitin nyo para makapag-cash out kayo sa mga ibang earning application na ginagamit nyo ngayon dahil medyo mura lang din po ang kanilang charges or ang kanilang fees dito. Wow. So, paano nga ba kayo magkakaroon ng account? Siyempre, unang step ay mag-download po kayo sa Play Store kung Android man ang inyong gamit and sa Apple Store naman kung iOS po ang inyong ginagamit. After that, gumawa kayo ng account and e-verify nyo po ito. Dito sa ePay, meron pong dalawang step, level 1 and level 2. Yung level 1 po ay medyo may limit po dyan na hanggang $1,000 lang po ang pwede nating ilagay na fund dito sa ating account. Dito, medyo madali lang magpa-authenticate or magpa-verify ng ating account kasi ang kailangan lang natin dito ay mga valid ID lamang po natin. And kailangan lang po natin dito ng picture natin na tayo po talaga yung nasa ating IDs. Ang level 2 naman guys ay ito po yung medyo malaki or walang limit po na fund. So magkano po yung gusto nating ilagay dito kahit million pa ay po pwede po dito sa level 2. Yun nga lang, dito ay medyo stricto kasi kailangan po natin dito ng electric bill, kailangan po natin ng water bill, gas bill, and kung ano pa man na proof na nakapangalan po sa atin, same po sa ating mga IDs, ayan, and then complete po na address kung saan man kayo ngayon nakatira. Ayan, so mag-fill up lang po kayo dyan, address, lahat-lahat. Ngayon, paano ba kayo makapag-cash out? Siyempre, kailangan nyong ibayin yung ePay account sa inyong PopoLive application account. Ayan. So, dito, pag magbabayin kayo, ang kailangan nyo lang po dito ay yung email address nyo na nakaregister po doon sa inyong ePay account. So, yun lang po yung i-enter nyo. After that, ibayin nyo lang po yan, tapos i-cash out nyo lang po yan. So, dito sa ePay, kapag ka mag-cash out kayo sa PopoLive application, meron silang charges na 10,000 ping points po. So, ang equivalent po niyan ay $1 po from Popo account to ePay account. Ayan. So, kung kayo'y walang GCash, PayMaya, wala kayong ibang mga e-wallet na po pwede nyong gamitin para mag-cash out sa PopoLive application, pwede nyo pong gamitin si ePay. Ayan. So, i-enter nyo lang po yung inyong registered email account, which is yan po yung inyong ePay account. Ibayin nyo lang po after that ay i-withdraw now nyo lang po. And then, syempre, ilang minuto lang kasi mabilis lang po ang kanilang transaction. Pinaka-maximum niyan is 1 hour arrival. Pero minsan, hindi po umaabot ng 30 minutes yan. Dumarating po agad ang inyong kinash out sa inyong ePay account. So, kapag dumating na po yan, makikita nyo na may withdrawal notice po sa inyong Popo account. Ayan, i-check nyo po yan. So, dito sa ating ePay account, i-check natin yan. Wala pong notification na dumarating dito sa atin. Ang notification po ay makikita natin sa ating email account. Doon po yan magpapasa sila ng notification
kung halimbawa merong pumasok po sa ating ePay account. And then from ePay account, po pwede na po natin i-transfer yan papunta po sa ating mga GCash account. Okay? So, welcome back guys. Ayan, i-open na po natin ang ating ePay account and i-click po natin yung remittance para makapag-transfer na po tayo ng ating money from ePay to GCash account. So, dito USD po yung kailangan natin i-enter. And next po dyan is currency, kaya naman PHP po kasi nasa Pilipinas tayo, in peso po yan. Next po ay i-enter natin yung Philippines kasi nasa Pilipinas po tayo. And receive method, so e-wallet po yung ilagay natin. Step 3 ay please fill in the remittance receipt amount. So, USD, enter natin kung magkano yung gusto nating i-cash out. So, ako meron akong $10 dito. So, i-enter lang po natin yung $10. After that, automatic na pong mag-convert yan into peso. So, 466.40 pesos po yung conversion po ng ating $10. After that, i-click lang po natin yung next. Dito guys, meron silang fee na $2 or 2 USD po. Okay, so ang rate nila dito is 58 po bawat dollar. Next step dyan guys ay ito, please select the payment account. So andito na po yung aking information, pati po yung aking complete address. Click lang natin yung next. Ayan, so payer details. Ayan, meron dyan yung mga last name. Pero automatic na po yung mag-a-appear dyan kasi nga po naka-fill up na tayo sa ating verification. Next step guys ay hanapin po natin yung Hong Kong or China para po sa country of fund source. And the rest dyan ay kailangan natin fill upan. Dapat walang blanco po na maiiwan. Passport, ID number, date of birth, ayan, cellphone number, city, kung saan mang city kayo, zip code. And of course ay yung address natin. Dapat kompleto po yan. And dito sa purpose natin of remittance, lagay lang natin nasa sa inyo kung family support or salary. So ako yung nilagay ko is salary. And yung ating birthday, wag po natin kalimutan. Tapos, click lang natin yung confirm and dito, piliin natin yung Philippines. Type lang natin yung Philippines. Tapos, i-enter natin dyan. Next ay confirm po ulit. And then, confirm po ulit tayo. And ito po yung lalabas niyan, confirm order. So, confirmation po ito sa ating information and sa ating cash out details. So, yung aking $10 withdrawal amount USD, receiving amount 466.40 pesos. And then, andyan po yung withdrawal info and payment information. After that, pag na-double check nyo na, pag okay na lahat, i-click nyo lang po yung confirm. So, katulad ng sinasabi ko, andyan po lahat yung birthday nyo, yung ID number, ID type, nationality, first name, last name, address, purpose of remittance. Andyan po lahat, naka-indicate po yan. And i-click lang po natin yung confirm. After ma-confirm guys, meron pa, mag-enter tayo ng payment password natin. So, kayo po yung dapat mag-set nito. So, yun sa akin, ni-enter ko lang and i-blur lang natin kasi for privacy po yan. Ordered, created successfully. So, ibig sabihin okay na, successful na po yung ating cash out. So, ngayon, i-check natin ito sa ating GCash account kasi as you can see, meron na po akong notification from GCash na meron akong natanggap na amount. So, ngayon, i-open natin yung GCash natin. Andito tayo sa aking messages and ayan po yung notification na meron daw ako natanggap ng 466 pesos. And here I am. Let's open the GCash account. So, ito po yung aking balance, 495 pesos. So, open natin yung transaction and ito po yung cash in from ePay, 466.40 pesos. Dumating po siya ng 12:36 PM nung June 28, 2024. So, ganun lang po kabilis mag-transfer ng money from ePay to GCash account. Again po, para po doon sa mga wala pang ePay account and gustong mag-download, para makapag-withdraw na po kayo gamit yung inyong mga ePay, kung halimbawa hindi na pwede yung inyong GCash account, Paymaya, bank transfer, or hindi nyo alam kung paano mag-cash out sa USDT or wala kayong Binance, perfect na perfect sa inyo si ePay. Ayan. Ilalagay ko po yung link sa description below or sa my pinned comment section para makikita nyo po and pwede po kayong mag-download dyan or mag-withdraw po gamit yung link ko. Okay? So that's all na po muna for today's video guys. Thank you for watching. Hope nakatulong sa inyo itong video ko na ito. See you in my next one. Bye-bye.